Nalalaman ko, kapag nasistress na si Kenshan, lagi niya nire-request, ano, may pinapaluto siya sa akin palagi. Yan. Ang itlog ni Rita Daniela. Writer, PH Studios. Kasi kayo yung may mga pinakamararaming intense scenes dito. So, paano kayo nagbabanlaw? Ano pong banlaw? Tubig, tubig, charing. Ano pa? Para hindi niyo madala yung mga syempre yung emotions, yung syempre ang hirap din naman matulog or matapos yung araw na dala-dala niyo yung sama ng loob since umiyak kayo, intense scenes ganyan. Dasal, totoo talaga 'yon. Dasal, kapag ano kasi hindi mo maiiwasan yung anxiety lalo na pag nasa locked-in dating ka. It's really true, like sometimes you feel like parang OFW ka. Yung kahit nasa Bataan na lang or Tagaytay ka, parang feeling mo nailayo mo sa pamilya mo. Yung ganun yung pakiramdam. So malaking ano, malaking part ang dasal. At saka ano na rin, parang learn to ano, ako kasi honestly I love this broad so much. Super like he also came and ako, I always look forward sa aming ano day off. Kasi doon ko sila nakakabond eh. So para sa akin, personally, nakatulong sa akin yon na makabanlaw yan sa character namin. At wala, ang sarap ng feeling na may kaibigan ka sa trabaho, yung super chika kayo, di ba? Tapos, ano, kain kayo sabay-sabay. Pero syempre, may social distancing kasi may ano pa rin tayo, protocol na sinusunod. Ayun. Si Anna? Ay, ako po. Yes. Siguro po, yun din po, parang yung mga rest days, parang, kasi syempre, kunyari, three straight taping days yung gagawin po namin. And it's very exhausting, mabibigat po yung mga eksena, super tiring. We always look forward to our rest days wherein makakausap po namin yung isa't isa, nagkukumustahan po kami. At ayun po, parang yun na po yung pinakapahinga po namin. And syempre yun nga po, yung sabi ni Ate Rita, yung dasal po talaga. Kasi minsan madami pong anxieties na dumadating pero very important po talaga yung prayers. Kuya Ken. Yeah, sorry po, nakamute pala ako. Ako naman po, very technical po yung ways ko para makapagbanlaw, para matanggal po yung role, yung ginagampanan ko pong role. Una-una po, gusto kong magpasalamat kay Direk Joe Makasa. Nandito po ba si Direk Joe? Direk Joe! Galaw-galaw. Galaw ba? So, Direk Joe, gusto ko po mag-take yung opportunity na to na magpa-thank you sa kanya because every time ginagawa ko po yung mga eksena ko bilang Nelson Tyler at marami pang iba, lagi niya sinasabi sa akin, cut na. Ikaw na si Kenshan. Lagi niya pinapaalala sa akin, ikaw si Kenshan, okay? Bitaw ka muna, pahinga ka muna. And siya yung nagturo sa akin na tawagan ko yung family ko after ng mga mabibigat kong mga eksena, especially kapag ginagawa ko si Nelson and si Tyler. Tatawagan ko yung family ko, kakausapin ko sila, makakamusta ko, kakausapin ko sila para maalala ko na ako to, ako si Kenshan. Ako si Kenshan. And after ng mga eksena ko, kakainin ko yung mga favorite kong food as Kenshan. Para ipaalala lang sa akin yung taste buds. Very technical siya pero sobrang effective po siya sa akin na ipapaalala sa akin ng mga pagkain na favorite ko. Ipapaalala ng taste buds ko yung ito yung favorite na pagkain ni Kenshan. So okay, nagiging Kenshan na ako. Nawawala na yung Nelson si Tyler. So yun yung ways ko na magbanlaw. Nalalaman ko kapag nasistress na si Kenshan, lagi niyang nire-request ano, may pinapaluto siya sa akin palagi. Yan. Ang itlog ni Rita Daniela. Kapag natikman ko na yun, si Kenshan. Totoo yan. Lutuan mo ako ng itlog. Misan pahapyo pa. Pwede naman sabihin na, ciao, lutuan mo naman ako ng itlog. Misan pahapyo pa yan.
ano, may itlog ako dito, may dala akong itlog. May ganun pa yung pahapyaw pa, hindi ko paparinig pa siya. May dala akong isang tray ng itlog dito, lutuan mo ako. Kasi kakatulong siya sa akin na, oh, okay, bitaw na tayo sa role. So, yun po yung mga ways. Writer, PH, Studios.